Hello guys, hello guys, hello, hello, hello sa inyo. Si Marlon ito. Magdi-discuss lang ng topic regarding about EA, yung expert advisor or auto trader. Ito na yung pinakihintay ng lahat yung regarding kung gumagamit ba ako ng auto trade. As I mentioned sa mga previous video ko, oo, gumagawa ako ng auto trade. As I mentioned naman kung ano mas maganda, auto trade bar manual. Kung gagawin natin percentage, should I say 60% or 65% manual na maganda. Yung remaining naman 40% or 35% auto trade. As I mentioned, hindi lahat tayo may convenience sa time para mag tumutok or nakatutok sa market kasi may kanya-kanya tayong ginagawa. So yun yung isang mga magandang option, mag auto trade. Kaya lang, as I mentioned nga, may risk itong paggamit ng auto trade, kaya nga I would say na mas better talaga kung mag-manual ka na kaya mong i-bantayan ka. Kagaya ng post ko sa GC ko kanina, I was able to earn $52 isang araw lang sa gold. Kasi manual ako nagtitrade. So, tinututukan ko. Pag hindi ako nagtitrade, hindi ko kayang tutukan yung trade ko, hindi na ako nagtitrade. Kahit alam ko maganda yung mag-buy or sell position. Kasi yun yung pinaka-main main dahilan kung bakit ako natatalo or nasusunog yung account ko. Hinahayaan ko lang yung account ko na mag-trade na hindi ko binabantayan. Kaya yun, na it went reversal. So yun, nasunog yung account ko. So ito yung isang magandang option kung hindi nyo kayang bantayan, which is mag-auto-trade nga. Pero papakita ko na sa kayo yung dalawang auto-trade na ginagamit ko. Okay, so punta tayo sa application. Itong isa. So kung nakikita nyo, naka-auto-trade, may trade na siyang ginagawa. Okay. Yung isang ang auto-trade ko, pangalan is Thunderbird. Kung saan ko ito nakuha. Nabili ko lang ito dito sa market. Dito mismo sa mismong platform. Hanapin nyo lang dyan, Thunderbird or iba. Medyo may presyo to. Nakalimutan ko lang kung magkano to. Pero medyo ma-presyo tong EA. Ang lahat ng EA may presyo, okay? May presyo. Depende lang kung maghanap kayo ng free. Depende na lang yan kung maghanap kayo. So, ganito, 1,000. As I mentioned nga, sa previous video ko, may presyo to. Kaya hindi libre ang EA na auto-trade. Saka yung profitable, lalong-lalo na yung profitable na EA, talagang hindi yun talaga libre. Okay, kasi as I mentioned nga sa previous videos ko, medyo mabusisi, matagal yung paggawa ng EA. Okay? So anyways, ito yung isang ginagamit ko, Thunderbird version 10. Nakalimutan ko ng magkano presyo to. Pasabihin ko lang to. Tapos monthly subscription pa. Ngayon ko lang na-activate kasi nga nagantay ako ng ano na magkapera ako, which is yun na yung ano, yun yung ginagamit ko ngayon. So anyways, so ang effect ng Thunderbird na EA is sasabayin niya yung buy and sell. So gumawa na siya ng sell dito, gumawa siya ng buy, tapos kada position may TP lang siya, wala siyang stop loss. Kagaya nito, sinabay niya yung dalawa sa AUD/GPY. Tapos may suggested na mga currency pairs to kung saan saan ka magandang mag-trade. Pero hindi, okay lang naman na kahit na pumunta ka sa gold or dito or sa iba. Pero advisable kasi na may specific na mga currency pair kung saan ka pwedeng magandang or iset tong auto-trade na to. So, yan. Hinahayaan lang yan. As I said, naka-set lang yan siya sa TP, take profit, which is ito. So, hayaan lang yan na ano, na ma-hit niya yan. Tapos, automatic siyang gagawa ng mga auto-trade pag may certain condition nga na nakita niya na niya. So, magano na siya magte-trade, take profit or gagawa siya ng another position. Tapos ang kaibahan lang ito is may yung set file niya is may yan lang yung kaya niya magagawa. So initial lot, pwede niyo yung mapalitan, take profit, ito stop loss around 20 pips, 40 pips,
Yan. So 2:4 to. So nakaset na siya ng SL at saka TP. So yan. Hayaan lang yan. Giyan lang yan hanggang ano, hanggang ma-hit niya yan, tapos gagawa siya ng trade ulit. So on and so forth yan. Tapos kung tatanong kayo kung profitable ba to, I would say 50-50 o at saka hindi. Kasi profitable kasi sinasabay niyo yung buy and sell. So yung margin level mo talaga ng account mo hindi talaga mamamatay kasi sinasabay niyo yung buy and sell. So meaning to say yung EA na to is ini-insure niya na mabubuhay yung account mo. So hindi agad ma-stop out agad. Pero depende na yan sa market. Kasi minsan talaga may araw or oras na tinutupak yung market kagaya nito sa gold. Kung nakikita nyo sa 15 minute mark or sa 15 minute mark biglang bumaba tapos umangat, tapos pag hindi yan nakita ng EA edi good luck. So kung nakikita nyo na isang position buy isang position sell, so profiting na tong isa tapos tong isa hindi, pero still the same, negative pa siya, pero hayaan na lang yan. Let the EA do his job. Yan na lang yan. Ito yung isa. Tapos yung pangalawa naman is yun yung EA Economy. Okay. So binili ko na to. May monthly subscription rin to. So ang ginagawa nito is still the same naman ng isa ng Trade Ringer. Sinasabay niya yung stop loss at saka, buy at sell. So as you can see, gumagawa na siya. Isang buy, isang sell. So may condition na siya nakikita. Nakaset naman. Tapos anong kaibahan nitong dalawa, even though na same function sila, tong function kasi ng Thunderbird is limited lang yung mga options niya. Okay, teka, limited lang yung options niya, yung mga set files niya. Yan, license key yan, yung login ko yan. Yan na lang yan kasi as I said, binayaran ko to. So set lang, may konting set lang to. Ang nakagandahan nitong ano yung ito is ayun, may ano siya, may madami siyang option. Like for example nito, ang kagandahan nito is pwede kang mag-set kung anong araw. Yan. Pwede ka mong i-off ito. Tapos ito yung EA na kung naririnig nyo na yung sana ba yan? Sana ba yun? Ito, pwede mo maset sa starting lot size, ikuti protector, weekly gold, yes. Yan, weekly gold. Tapos, ito yung EA na pwede kang mag-weekly goal na 30%. Palitan mo lang yung value nito. So, ito yung EA na ideally $1,000 yung dapat ilagay mo. Okay? So, kasi mag-weekly goal ka ng 30. So, overall, pag yung total amount mo, balance, naka-demo lang ako, kung nagtataka bakit medyo malaki yung pera ko, naka-demo ako. So ito yung EA na pag kunyari $1,000 tapos nakita niya na yung balance niya is umabot na siya ng 30% weekly goal from your balance, mag-automatic na siyang mag-close lahat, earning that $300 kunyari kung $1,000 lang. Okay, so pwede niyo naman itong palitan kung gusto niyo gawing 50%, 100%, hanggang 1%, 100% lang maximum nito obviously. Pwede naman ilagay yan. Hindi ko pa na-try na i-set more than 30% kasi ideally talaga 30% lang to. Kasi bahala na at medyo patingi-tingi or pakonti-konti for as long as meron. Mention nga, okay lang yung ano, yung pakonte-konte basta meron. So ito yun, naka-setup na to. So ito na yung
sagot talaga sa mga hindi o wala masyadong time na mag-trade. Okay? So, ang nakaganda na to sa Trade Ringer na to is ito yung as I mentioned nga, kapag nakita niyo yung weekly goal niya na plus 30% increase, 30% na weekly goal mo, automatic na siyang close. So, kung nakikita niyo yung margin level masyadong mataas kumpara pag nag kung nag-manual kayo, which is a good thing. Ito na yung ito na yung indication talaga na pwede ka na matulog na mahimbing na hindi ka magbabother or magwo-worry na ma-stop out yung account mo. Okay, ito yung pinakaming kagandahan talaga pag naka naka auto trader kasi nakaset kaya lang yun nga medyo may kamahalan to, so medyo risky rin na mag-invest sa ganitong klaseng option or choice or kung ano mang gusto niyo itawag diyan na maging profitable kasi even though na naka-auto trade kayo or ako or tayo, hindi siya guaranteed na talaga na magiging profitable talaga yan. Okay, so yun yung yun yung isang sa mga risk. Kaya nga sabi ko mas maganda talaga yung mag-manual na binabantayan mo kasi namo-monitor mo talaga na it's either you're losing or profiting na talaga. Kaya mainly tinuturo ko yung manual muna bago ito kasi itong auto trade na to medyo may advanced learning na kasi ito. Kasi you have to understand muna kung anong nangyayari or paano mag-trade sa market bago ka mag-auto trade. Kasi kung mawiwili ka agad sa auto trade tapos hindi mo alam kung anong function nito, anong ganyan. Tapos magtataka lang kayo bakit ganyan. Tapos pag natalo kayo or naubos yung account mo, so magtataka ka bakit ganoon. Tapos sasabihin mo scam to, mga ganyan. Tapos kinukuha mo yung pera mo tapos hindi niyo makuha yung pera niyo. Kaya nga in-encourage ko muna yung mag-manual trading muna kayo bago mag-auto trade. Okay? So, para if ever man, kagaya ko, may auto trade ako. So, hinahayang ko lang mag-auto trade sa mga currency pair na suggested, which is ito. Itong anim na to. Ito yung suggested na currency pair sa dalawang auto trade. Ito kasing EA Trade Ringer, lima lang yan. Pero itong Thunderbird, anim. Pero pareho lang naman sila. Pero ako magte-trade ako manually dito sa gold. Okay? So para mas mapadali 'yan. Kaya lang yung drawdown nga as I mentioned, yung drawdown or ito, drawdown. Pag tumaas 'yan beyond, to talagang mamamatay yung account mo. Pero yun talaga isa sa mga risk talaga pag gumamit ka ng EA. Kaya trade at your own risk lang. As I mentioned, risk management lang yan. Nasa sa inyo lang kung paano nyo kontrolin yung trading nyo. At saka yun na nasa inyo lang yan, decision na lang yan kung mag-auto trade kayo or hindi. For as long as alam nyo yung risk na market, being a trader sa market, for as long as alam nyo yung kalakaran o anong nangyayari, so para mas matindihan nyo lalo kung paano tong auto trade na to or kung magma-manual trade kayo. Okay? So anyways, as I mentioned, ipapagamit ko naman itong tong auto trade ko pero may condition. As I mentioned, kunin nyo muna yung 150 XMP nyo na trade para tayong dalawa is makuha natin yun. Tapos yung pangalang condition, i-message ko na lang kung ano. Okay? Diyan muna tayo guys and have a great day. Goodbye.